So, simulan na nga natin itong vlog na to para sa Tiagra na Hydraulic. So, kung nakikita nyo, ayan, inam. So, eto na. Bago ko simulan to, nandyan na sa comment section yung address, yung Facebook page, at syempre, lahat ng importanteng bagay nandyan na. Lahat. Okay? Nakapin na yan, nandyan lang sa comment section. Alright, simulan na nga natin. Ito, napakabilis lang nito. Okay? Ito, model name itself, BR4770. Okay? Ito, syempre, meron dito pang left and right. So, itong binuksan ko is ito yung para sa FD. Okay? So, kung nakikita nyo, syempre, ito is hydraulic na. Okay? So, ito, hindi ko kailangan pigain to at baka may tumagas. Okay? So, kitang-kita nyo naman kung gaano ka-pristine yung look niya. Okay? Syempre, alam na alam ko yung mga nakagamit na rin halos ng Tiagra is alam kong matagal na nilang inaantay talaga to. Okay? Lalong-lalo na sa mga mahihilig sa mga uphill or ano man, yung mga mahihilig talagang lumusong sa pagkatapos umahon ng mga malala. Ito talaga yung pinaka-importante. Lalong-lalo na kung ika'y, ang tawag dito, naka-rim brakes pa. Hindi ko naman nilalahat, pero depende pa rin kasi sa ginagamit mo na preno. Sa rim brakes kasi meron tayong mga ginagamit na mga ceramic din, mga pang-carbon or ano man, tulad nga na itong carbonation na nasa ilalim ko. Siyempre, iba-iba ng ginagamit dyan na mga brake shoes or ano, kung anong tawag doon. Nakalimutan ko na. So, ito is highly suggested talaga para sa mga medyo extreme na riding. Kung may lulusungin ka talagang sobrang importante na ito. Kitang-kita mo naman yung caliper itself. Ayan. Ito, flat mount. Okay? So, ito, this is for 160 or 180. Okay? Then, syempre, naka-flat mount siya. So, highly suggest, tignan mo muna yung frame mo or yung fork dahil importanteng-importante yan. Okay? So, ito, kitang-kita naman yung kanyang brake pads niya is may cooling fin na rin. Which is very good dahil yung heat niya, syempre napapa-cool down niya kaagad yung brake pads mo. At syempre, iwas sunog na rin para sa rotor mo. Kasi kung mapapansin mo, pag sobrang laspag na salusong yung rotor mo, minsan nangingitim or parang nagkukulay oil slick. Maganda doon, lihain mo. Syempre, be gentle pa rin dahil iba yung surface niyan. Okay? Hindi mo kailangang brutalin para matanggal lang yung mga nasunog dun sa rotor mo. So, syempre, pag nasunog yung rotor mo, hindi ka makakapreno ng maigi. Then, sunod mo na rin yung brake pads mo. At syempre, magbaon ka ng isopropyl alcohol. Huwag ka magbabaon ng mga scented na alcohol. Okay? Liyain mo lang yan. Then, para at least makauwi ka. For safety reasons lang. Yun ang mga importanteng binabaon din. Okay? So, eto, yung nasa harap ko, eto yung para sa kanan. Eto yung shifter mismo ng RD. Eto naman is nasa 1,700 yung haba niya. Okay? Check naman natin kung gaano kahaba naman yung sa front niya. So, syempre, eto most likely medyo mas may kaigsian. Nasa 1,000 naman siya. Nasa 1,000 mm yung kanyang haba. So, eto. Saan mo mabibili to? Syempre, dito lang yan kay AG Cycle Nerds. At syempre, authorized dealer ng Shimano Parts. So, nakikita nyo yung nasa harapan ko. Lahat yan, legit Shimano Parts. At syempre, wala kang nanghihilingin dito. Kailangan mo ng RD. Yan, isang buong section. Lahat nandyan na yung mga kailangan nyo. Okay? So, dito, meron nga rin pala silang, what do you call this? A folding bike. Yung folding bike nila dito, magkano si Star ngayon? 15,000 pesos. So, meron na bago dito sa bike na to. Yung dati kasi, hindi pa Shimano yung ginagamit niya. So, ngayon,
Naka MT200 na siya, naka hydraulic na to, napakainam. So ang ginamit dito, syempre naka one bay to. Very common sa mga folding bikes ngayon. Pero hindi siya yung literal na malalaki. Kasi yung mga folding bike, malalaki yung mga plato. Pero ito, saktong-sakto pang city riding. Okay? Shimano, yung RD, all goods na yan. Kulay black. Ito lang yung kulay na available. Yes. Black. Tapos, meron din sila ditong, ano to? Striker. Ito naman is yung Sora version. Okay? So, this is already 9-speed, no? Yes. And then, 28-inch, yung pinakamalaki niya, naka-Branta na wheel set. Ayan, kitang-kita naman. Siyempre, naka-Presta na rin yan. Okay? Chain ring naman, yung crankset naman nito, Pro Wheel. Ayan. Parang wala rin naman na bago. Pero, dalawang version po kasi talaga yung Mountain Peak Striker. Sora na rin yung FD neto, naka-brace on. Okay? Siyempre, may pagka-aero type na rin yung kanyang seat post. Siyempre, frame itself, ito naman is medium. Ano pa ba yung mga sizes? Wala na, ito lang. 48 lang. Color. Ito lang din. Okay. So, kitang-kita nyo naman ito, may pagka-chameleon type yung pagka-cablock na ito eh, no? Ganda. Ganda ng kulay na ito. Magkano naman to? 23,000. Yes. Pwedeng-pwede na. Meron tayong Clarisse niya. Nasa 20,500. 20,500 yung Clarisse version naman. Anong kulay? Same lang. Same lang din. Same size. Okay. So, yun. Meron din silang Clarisse version na ito. Nasa 20,500 na. Yan. So, yun yung mga available dito kung gusto nyo pang bumili. At syempre, ito, for sale pa rin ba to? Yes, sir. O, yan. Yung Boma. May vlog ako niyan. Check nyo dyan sa channel ko kung magkano. Magkano ngayon? Siyempre. Uy, mas mura na ngayon, ha? Oh. Kung ako sa inyo, bilhin nyo na to. Naka straight dura is to. Ayan, hindi ako nagbibiro. Napakagaang na ito. Boma. Ayan. Lahat. Naka pro. Siyempre, Dura-Ace, DI2 na rin, no? Yes. Oh. Ay, nako, ganda. Oh, wala na kayo hilingin dyan. Alright? So, dito ko natatapusin tong vlog na to. Follow nyo si AG Cycle Nerds for more updates dahil pag sila naglapag na laman ng mga pyesa dito, mabilisan lang. Kita nyo naman dito, ito mga nakakalat lang yan pag tinignan nyo. Pero lahat dyan, taken na yan. Okay, pipick upin na lang talaga yan. Naka-ready na lang talaga yan. Alright? So, till then, mga speaker, maraming salamat. Ciao!